mo before? Sobrang plain. As in, kung ano siya yung natanggap namin, ganun natin siya. Yun na yun. 10 years ago, hindi na nagbago yung itsura niya. Yes, hindi na nagbago. Ready ka na ba? Yes, I'm ready na. Kinakakala ko. 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Welcome sa isa na namang makeover. Ang imi-makeover natin ngayon is itong condo unit na to. And ang owner is si Juliana. Hello! Hi! So, ano ba tong unit na to? Family unit yes, talaga to. Yes, from ano talaga siya. Matagal na. Kaya naisipan namin na imi-makeover siya. So basically, ito kasi, ito yung kapag ka nagka-college sila magkakapatid, dito sila nagsistay. Yes! So tapos na yung mga ate niya dito, turn na niya. Yes, ano lang po yung zone. Dito. Pero bakit sa kanya may makeover, kina ate wala? Ayun na! Baka po favor. Uy, oh, ate! No. Ay, ate! Ilan years ka dito? Most likely, matapos ako 3 years. May 3 years. So, yes. Kailangan natin paganda ito dahil 3 years yung stay dito. Matagal-tagal pa. Matagal-tagal. Sobrang excited na to be honest po. Okay. So, finally, sa bunso, maayos natin tong condo na to. So, simulan na natin to makeover na to. First day ng makeover natin dito. Ayan na siya. So, unang task, pinaprimer natin lahat ng mga walls. And, kailangan natin tanggalin tong mirror na to. Dahil, ang weird lang ng pwesto niya, masyado siyang mababa. And then, maglalagay tayo ng mga pin light. Dahil nga medyo madilim dito, ganyan. So, magdadagdag tayo ng ilaw para very cozy maliwanag dito. Pwede dito, doon. 1, 2, 3. So, home team kong sakto na yung bucket. Medyo dito yung sakto So, nagdi-discuss tayo syempre ng kulay dito, di ba? Yan nga pa pala. Eh, medyo nangingialam ako sa kulay. Sino kaya? Sino yung mawa? Ayan. Ayan na! Dito na yung tiles natin. Sobrang cute. Dito pa nakikita, sobrang cute. Siya pala. Eh, ang ganda naman talaga. So, subway lang siya na mahaba. Tapos, nga. Yan. So, ililayout lang natin siya ng nakastock para very modern yung look niya. Ang cute. Pagdating naman sa look, ano bang look ang... Sa look? Actually, syempre, this girl ako sa video. Yes. Yes, marami ka na bang pinin? Yes! Marami na. Okay. And parang ang pinaka na-realize ko na hinahanap kong look is Scandinavian. Okay. Yun. Medyo siguro lagyan natin ang konti. Accents. Okay, ganyan. So very fresh colors, light wood accents, yes, ganyan. Yan yung mga nagugustuhan ko kasi parang ano siya, di ba? Calming. Calming, very cozy. Yan. Masarap mag-aral, gano'n. Tama. Yung goal natin is kapag nandito ka nag-stay, very homey, yes. Makakapag-aral ka, makakapag-relax ka. At the same time. Di ba? Yun yung ano natin dito. I-keep lang natin yung layout dahil limited yung space natin dito. Dito pa natin lalagay yung sofa niya. Dito naman could be shelves. Dito sa likod na to, maglalagay tayo ng picture ledge with accent. Tapos, dito sa wall na to, dito natin ilalagay yung kanyang office work area. Ganun. So, dito, nandito yung desk niya. Dito meron tayong storage. Tapos, dyan tayo maglalagay ng mga malaking mirror. Dito naman sa kitchen, maglalagay tayo ng magandang backsplash tiles dyan. Dito naman, ang gagamitin natin table is smaller lang dahil nga limited yung space. Tapos maglalagay tayo ng very fresh lang na white na curtains tsaka hanging light above dito sa dining table. Anong goal natin? Like, ano bang gusto mo dito? Ah, yung pinaka-hinahanap ko talaga is ano, proper na study area. Okay. Storage. Yeah, storage okay. Talaga kasi to be honest, there are a lot of things talaga here. Tinago ko lang po para ano, medyo malinis. Pero maganda tignan. And then, yung light na ano, surrounding. Okay. Kasi manong calming. Yung calming ba? Yung parang gaganahin ka mamotivate. Correct. So, ang budget natin para dito sa makeover na to is 60,000 pesos. Yes. So, tignan natin kung paano natin ma-achieve yung pangarap niya within that budget. Yes. And dito na tayo ngayon! Ayan na! Final decorating day bago ang shoot. Pero hindi yata final eh. Parang meron pang isang day eh. We'll see. Ayan na mga ilaw natin. At ang aliwalas na dito. Tapos, meron na tayong backsplash. Ang cute. Accent wall. And then, yung accent wall dyan sa hallway. Mag-i-install, meron tayong mirror, tapos yung mga shelf, tapos yung mga artwork, tapos itong pa-accent ko dito, pipinturahan pa to, mag-a-arrange, at kung ano-ano pa.
Ano ka ganyan? Okay lang ang height? Yes. Perfection. Okay. Yung height ng ilaw, okay, ikaw? Yung height video, okay. Itong hallway natin, may accent tayo ng green. Tapos, furniture, nakabuo na. Buo na, ayan na. Ayan na, ehem. Kasi siya daw nagbuo eh. Ehem. Additional shelf para meron tayong storage dito sa area na yan. Go! So if ever naman, kunwari maglalagay tayo ng konting wall art, arte-arte, anong gusto mong nakita? Anong gusto mong artwork ang mailagay? So wall art, actually, kahit ano. Kasi wala, kahit kasi ano eh, basta ma-feel lang talaga siya. Basta bumagay sa compliment. So wala ka naman in particular, kahit ano? Kahit ano talaga. Basta bagay. So sige, anong ina-expect mo? Na-expect ko, ano ba? Expectations agad eh, no? Nagsisimula pa lang eh. Pero siguro ma-expect ko lang is parang more on, parang malalaman mo na, ay may kaupo na nakatira dito. Kasi ngayon ano parang ano lang, ay parang bagong condo. Kasi wala na siya. Walang totoo. Walang umi-feel. Walang umi-feel, totoo. Yun yung gusto mo. Kaya parang umuwi pa ako para maramdaman. Correct. Ay, ang goal pala natin dito, hindi na siya umuwi sa kanila. Hindi, nakamami, hindi ganun gaganda. Konti lang, slight lang, ganyan. Ito na yung mga pinaprint natin. Meron tayo dito tatlong frame. Leaves, para may konting greenery. Ang hindi ko lang sa may mga shadow. Left. Yes, I think so. Pagdating naman sa height... Hindi ko nakakabot. Ha? Malay mo, matangkad sila. Finally, tapos na natin tong cozy Scandinavian condo unit na to, and I can't wait to share sa inyo kung gaano cute yung kinalabasan niya, kaya alligator ko na kayo. So, pagpasok nyo dito sa area na to, naglagay tayo nitong shoe storage niya. Ayan, dahil sayang naman tong space na to. Tapos, additional shelf para pwede nilang storage. Pero syempre, naglagay tayo dito ng artwork at saka nung kanyang photo na buwagay na bagay dito sa theme natin. Dito naman sa kitchen, ang pinaka-major lang na ginawa natin dito is naglagay tayo ng backsplash tile. I-layout natin ng mas modern na grid style. Tapos, yung ating grout is beige. So, very soft lang. Meron siyang contrast, merong nagagana, pero very soft lang bagay so sa look natin. Tapos, hindi na tayo nag-iba ng layout dito dahil nga very limited tong space natin. Pero, ang isa natin ginawa is, pinalitan natin yung existing nila na dining table dahil originally, yung nandito nila sobrang lapad. Like, ang sikip dito sa space, yun nga yung request niya, sabi, pwede bang palitan na lang natin yung dining? Ito yung existing na desk niya dun sa kwarto, pero dahil meron na tayong bagong desk, i-share ko later. Sobrang perfect nitong size na to, petite lang, pero pwede pa rin sila for umupo dito. Naglagay tayo dito ng chair sa side na to, dito sa kabilang side is tool lang, para maraming seating options kapag meron siyang friends dito, ganyan, pero hindi masikip tignan. Then, dito sa curtain natin, ang ganda, very soft, ang flowy. Ngayon gusto niyo dito, yung napaka-soft, napaka-calm. Kaya, yan yung nilagay natin. And, ang ating ilaw. Ang cute. Gusto ko lang maglagay ng parang highlight na ilaw para dito sa dining. Nasa-separate niya tong dining space, itong dining area na to. Kahit na, actually, small space lang to. Marami tayong area dito. And, speaking of ilaw, pinalitan natin yung existing nilang light. Nagdagdag tayo ng mga pin light. Kasi that is like, ang dilim dito, ang gloomy, ganun. Ngayon,
Wala na, ang ano-ano niya, ang aliwalas. Tapos, dito sa living, so dito na nga yung layout niyan, dito na existing na sofa nila before. Pero, merong natitirang space dito sa kanto, tapos meron tayong wall dito para kung ano bang pwede nating ilagay dito na functional, maganda tignan. Ayan, ayan yung naging solution natin. Naglagay tayo dito ng shelves. Sobrang daming additional storage ang nalagay niya dito. And dito naman sa ibabaw niya, syempre, meron tayong konting moment na nagaganap. Cute na tong corner na to, tapos functional pa. Itong sofa naman nila, ito na yung existing niyang sofa, pero kung naaalala nyo, black to. So parang ako, paano ba natin gagawing mas maaliwalas to nang hindi natin kailangan palitan? Kasi sayang naman, ayos pa yung sofa nila. Ayan. Bumili tayo ng sleep cover na very pale lang na color para bumabagay lang siya dito sa space, fresh lang siya, ganyan. And syempre, naglagay tayo dito ng mga throw pillow na accent. Naglagay ako ng konting, may konting accent ng black, ganyan, para bumagay dun sa black na counter sa kitchen. Pero light lang. Dito naman sa likod natin, nakikita nyo, ang cute! Ang nilagay natin dito is display ledge na ganyan. Pwede pa siya maglagay dyan ng ibang photo or ibang gamit, ganyan. Tapos, ang isang pa-cute na ginawa natin is itong parang geometric na round dito na medyo 3D tignan. Parang nakadagdag siya ng softness, nakadagdag siya ng graphic element. Tapos, doon din natin nilagay yung clock na bumagay dito. Wala, ang saya ko lang dito sa effect niya. Dahil technically, wala tayong binagi sa mga layout, sa mga nagaganap. Pero ang ano ng transformation, di ba? Very, naging fresh lahat. Anyway, dito sa hallway nila is, ano nga ba yung nandito nun? Ah, meron na tayong dito ang cabinet storage. So parang ako, ano pwedeng gawin dito para malinis tignan tong space na to? Ayan, tinakpan natin. So, yung existing nila dito na cabinet, pinapaint lang natin, ganyan. Tapos naisip ko, takpan na lang natin, lagyan natin ng curtain para lahat ng gilid na to magamit nila storage. Pero visually, pag sinara na nila, hindi mo makikita kahit ano pa ang tinatago nila dyan. And, kung mapapansin nyo, ang pinili natin color dito is green. Naisip ko yung pinaka-accent, ilagay na lang natin, i-separate natin dito sa hallway. Parang sumisilip-silip lang ng green. So, yung curtain, yung kulay ng wall, even the ceiling, green din yung nilagay natin. So, cute lang yan. Tapos, nagmamatcha dun sa mga green elements natin dun ng mga plants, mga ganyan. Kaya, very unified pa rin yung look ng space niya. Tapos, itong wall na to, dito natin nilagay yung kanyang dedicated na study area, workspace, ganyan. Dito sa side na to, naglagay tayo nitong maraming drawers na to. Ayan, ang daming drawers nitong lalagyan na to. So, lahat ng mga schoolwork, whatever, pwedeng dito niya ilagay, ganyan. Then, ito yung kanyang desk. Ang cute! Like, ang ganda. So, meron siya dito mga cute na mga drawers. Sobrang clean lang tignan itong space na to. Tapos, syempre, naglagay tayo dito ng lamp niya para, di ba, kahit gabi, very cozy mag-review-review dito. And, yung isang part na ng chair na nasa dining, dito natin nilagay sa study area niya. So, nagmamatch pa rin siya. So, visually, nag-o-connect yung dalawang space niya. And, dito ko nilagay yung malaking mirror. Dahil tinanggal nga natin yung mirror dun sa kabila. So, dito tayo naglagay no mirror. Tapos ang gusto kong vibe is very organic lang. Kaya rin gusto ko ditong ilagay itong mirror. Para nare-reflect nga yung window, para yung light, alam mo yung tumatalbog, ganyan. Mas nakaka-fresh lang, mas nakaka-bright siya. And the rest ng space natin nga, di ba, very white lang yung color, ganyan. Pero dito sa part na to, yung bottom, is pinapaint natin nung nude na shade. Nakaterno naman itong nude na shade nitong round accent natin dito. So yung color nito, tsaka color nito, nagmamatch. Tapos yung softness nito, yung curves nito, nagmamatch doon sa mga iba-ibang curves natin. So ito na, na-create natin yung very soft, very calming na space para sa kanya. Dito sa condo na to. Ang cute! Tinitignan ko yung mga angle. Ayan. Tapos yan. Like, ang cute ng space. Ang cute ng kinalabasan. So, I'm super happy dun sa mga colors natin. Dahil ang request nga niya dito is gusto niya ng calming na space. Gusto niya ng space kung saan siya pwede mag-aral. Diba dito niya natapusin yung buong college niya. Tapos kung saan pwede rin siya mag-invite ng friends niya. Dito sila mag-re-review. Na-imagine ko na yung mga days nila dito. Sobrang nice. Like, wala. Ang cute lang. Ang cute lang ng overall vibe. So, ang cost breakdown natin dito, eh, pa-flash ko na lang dyan. And, I can't wait to
i-share sa kanya and pakita na sa kanya tong space na to. Sana magustuhan niya kung gaano ko kagusto tong space na to. Kaya, alaga, natawagin na natin siya. Your eyes! Maganda din ito. Close your eyes! Close your eyes! Sandali lang. So, imagine mo, ano yung itsura ng space mo before? Sobrang plain. As in, kung ano siya yung natanggap namin, ganun natin. Yun na yun. 10 years ago, hindi na nagbago yung itsura niya. Yes, hindi na nagbago. Okay, ready ka na ba? Yes, I'm ready na. Kinakakala ko. 1, 2, 3, open your eyes. Oh my God! Grabe, ibang-ibang! Oh my God, ang ganda! So, sobrang ganda na si speechless ako. Sa totoo lang, grabe! Ito ba? Ito ba in-expect mo? Hindi! Hindi! Exceed siya! Eh, grabe! Ang ganda, promise! Ang ganda, thank you po! Sige, explore ka, explore ka. Wala tayong binago sa layout, okay, as okay. Is. Pero, overall, ay, bago ba? Bago talaga. Parang hindi ko tukodo dati. Tiles. Ay, nasa Pinterest ko yan. Nasa Pinterest mo itong tiles na yan. Ayan na siya. Uy, grabe. Look na yan. Uy, ha, dito ka mag-stay na hanggang matapos ka. Ay, talagang matatapos ako na nandito lang. Hindi na siguro ako. Hindi ka na doon, ha? Oh, dito na. Grabe, ang ganda. Hindi ko in-expect tapos dito. Oh, at talagang... Ay, talaga. Ay, talaga like dito. Hello. So, sabi mo, di ba, accent lang yung green na binano mo sa peg. Dito ko nilagay, pati sa seating. Tapos, basically, kinuha ko lang itong lalagyan yung kalo. Ay! Para matakpan kahit anong isiksik mo dyan. Oo, oh, hindi siya masyadong masakit sa mata. Masarap mo na. Grabe! And dahil mong story, traditional one, may shoes, meron ka doon. May pang shoes na pala nakikita. May pang shoes. Wait, wait! Mag-practice ka na. Guys, come in. Come in na! Office na! May office na! Grabe! Hindi ko talaga in-expect! Ang ganda! Pati yung view dito, no? Ang ganda! Ang ganda! Actually, may palight! I really like it. Diba? Grabe, ang ganda. Tsaka yung in-expect na yung pagbukas talaga ng mata ko. Iba yung mata. Iba! Nung mga last week lang, iba yung picture nito. Iba. Hindi ito yun. Parang mali ako yung buksan ko. Ayun, gano'n. Ang ganda. Ay! Sabi mo, di ba? Kahit anything. Ano, anything ang sabi mo. And, nabigyan ng justice. Ayan yung editing natin. Grabe, ang ganda. So, ayan. So, ayan na. Ayan na yung space mo. Ganda. Ano favorite mo? Pinaka-favorite ko, aba, syempre! Study! Study! Diba? Dito siya mag-ano, dito siya gagraduate! Ay, dahil diba? Dyan! Dahil dyan! Magtatakas na yung grade. Ay, mami, narinig niyo yan, ha? Mag-aaral na po sila. Mabuti, po, dahil dito. Dahil naririnig po ng magulang, salamat po. And salamat, syempre. Of course. Thank you, parents! Thank you all. Thank you. Totoo, sabi niya kasi nun, yung tamad siya mag-aral, wala siyang gana dito kasi labas siya kasi lakabas. Kasi imagine mo, magbibigis pa ako para lumabas, di ba? Ngayon. Ngayon, kahit nakapambahay ako, maganda yung lugar. Oo. Oh. Correct. Yan, grabe. Sobrang grabe. Yay! Thank you, thank you. Thank you so much, Miss Elle. Hello po. Yay! Magician ka na! Papawin mo na isi. Magician.